Good day everyone. Again, this is Pinoy Katari. So today, meron naman tayong i-review o iba bike check na bike. So ito na yung mga nagre-request nung hybrid kasi lagi na lang daw MTB yung nire-review natin sa channel natin. So today, ang i-review natin is ang Upland Saplom 300. So ito yung hybrid ng Upland na 2021 model. So kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like and share na lang din yung video na to para dun sa mga tropa natin na naghahanap ng hybrid na bike, no? So, konting kaalaman lang, pag sinabing hybrid, ito yung bike na pwedeng sa slight trail and road. Kumbaga, ito yung nasa kaligitnaan ng MTB at saka ng road bike. So, mamaya makikita nyo yung difference niya sa MTB at saka sa road bike. So, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Ang nasa harap natin ngayon ay Upland Saplom 300 2021 model. So, ang size nito, by the way, ang frame niya is 480mm. Yan yung frame niya. Ito yung size niya. Yan. 480mm siya. So, ito yung model niya, Saplom 300. So, brand name niya is Upland. So, yun yung frame niya, naka-rigid fork. So, wala siyang shock. Diba? Kasi karamihan naman ng road bike, tsaka hybrid, naka-rigid fork. Hindi siya katulad ng MTB na may shock or may lockout. Ikutin natin yung frame niya para makita niya. So, napakaganda no, ng build niya, no? Mapapansin mo talaga pag sinasakay mo sa kalsada is hybrid yung dala mo, no? Kapansin-pansin. So, yung frame niya, no? Naka-internal cabling na. Yan, makikita nyo. So, lahat ng wires niya is sa internal cabling na. So, malinis, no? Organized. Tapos, yung mga wires na ginamit is made by Jaguar. So, alam niyo naman na quality yan pagdating kay Jaguar, no? So, to may mga may ano rin siya, syempre pag naglo-long drive ka kailangan mo ng maraming bottled water na dala kung wala kang hydration bag, no? So meron siyang dalawang lagayan dito. So nasa sayo na lang kung gusto mo dalawin, dalhin mo, walang problema. So yun yung kagandahan sa kanya, sa frame niya. Yan. Bayan. Ginilid lang natin yung bike kasi medyo masikip nga yung shop, no? So, punta na tayo sa cockpit niya. Sa cockpit niya, mapapansin nyo agad, yung handlebar niya is straight. Yan, makikita nyo sa video. Yan. So, yun yung itsura niya sa front, no? Napakanipis nung gulong niya, no? Pero actually, mas malapad pa yan sa road bike pa rin kasi hybrid siya. So, sa handlebar, straight siya. Branding niya, syempre, is Upland. Yan. Stem niya rin is Upland. Yan. Headset niya is Upland. Mga spacer niya is Upland. Straight tube. Yeah. I think this one is not straight tube. This one is tapered. Straight only. Okay. So, this one is straight tube only. So, pagpunta natin sa handle grip niya, maganda yung ano niya, no? Handle grip niya kasi meron siyang ano dito, kumbaga place to rest yung kamay mo pag long drive na. Yan. So mapapansin niyo rin na naka-hydraulic brake na siya. So ang hydraulic brake niya, yan makikita niyo, is made by Tektro. So pag naka-hydraulic yan, for sure hindi na siya naka-B-brake. So ang disc brake niya is I think Tektro din. Yan yung yan. Yan yung caliper, it's made by Tektro. And then yung disc brake niya is Tektro din yung brand.
Yan. So, punta naman tayo sa group set niya. Sa shifter muna, kasi ito yung nasa handlebar. Sa shifter niya, sa RD, punta tayo sa RD. RD niya is Shimano Acera. And then, yung FD niya is Acera din, yung shifter. So, ang setup nito is 2x9 setup. Yan. Yan. So, punta na tayo sa baba. Sa baba niya, syempre, katulad nga sabi ko, naka-rigid fork siya. Yan, makikita nyo. No? Napakaganda ng rigid fork, no? Kasi tingnan nyo, naka-internal cabling siya. Ano? Yan, makikita nyo. Nasa fork nyo yung cable, papunta doon sa caliper, sa ilalim. So, okay to kasi yung ibang road bike nga, ito makikita nyo, is naka-B-brake pa. Yan, o. Pero ito, naka-disc brake na. So, para sa akin, mas prepare ko tong hybrid, no? So, yan, naka-quick release. Tapos, yung hubs niya is Novatec. Yan, makikita nyo sa video. Novatec yung hubs niya. And then, yung size ng wheel niya, wheels niya, is check natin, yan. It's a 700 by 28. Yan, 700 by 28C. Yan. Ewan ko, kita yung sa video. Yan. So, punta na tayo dito sa group set niya, no? Punta tayo sa group set. So, sa group set niya, RD niya is naka Shimano na Sora. Yan, Shimano Sora. Tapos, katulad na sabi ko, ang setup nito is 2x9. So, ang cogs niya is made by Shimano na color black. And then, ang FD naman niya is Sora din. Yan, ikita niyo dito. Yan yung FD niya. Tapos, yung crank niya is made by Pro Wheel. Yan, Pro Wheel. Na ilang teeth ba to? How many teeth is this one? 48, the biggest? 48. Ah, you don't know. Okay, I will check. Let's see kung ilang feet ba. No, kasi medyo malaki ito eh. Tingnan nga natin kung makita natin. We'll check how many feet is this one. So, later sabihin ko na lang sa inyo. Lagay ko na lang sa video natin kung ilang feet kasi walang nakasulat eh. So, sa likod din na brake set. So, ang brake set natin, naka disc brake pa rin siya. Yan. Tapos, ang caliper natin is made by Tektro. Then, quick release din. So, same size lang yung tire niya sa likod. So, walang pinagkaiba. Yan. So, sa saddle niya, is made by Upland pa rin. Yan. Yan yung saddle niya. Tapos, yung seat post is aluminum. Tapos, yung seat post clamp niya, ito yung kailangan mo ng Allen rings pag i-adjust mo. Yan. Hindi siya yung parang quick release type, no? So, yun yung mga details ng bike na to, no? Yan. So, ikutin natin para makita niya. Ma-appreciate niyo yung beauty niya, no? So, again, ang bike na to ay hybrid. Kaya siya naka-straight handlebar at saka naka-rigid fork, no? Yan. Pero kung papansin ninyo yung tires niya, sobrang nipis sa akalain yung road bike. Pero hybrid talaga siya. So, yun lang mga kabayan. Kung gusto nyong ma-appreciate yung beauty ng bike na to, pwede kayong pumunta dito sa bike shop nila. Located at Jai the Flyover. Yan. So, by the way, ang presyo ng bike na to is 2,200 riel. So, di ko alam kung magkano yung last price, but I think si Ralph, yung may-ari naman, is madali kausap. So, hingihan nyo na lang ng discount pag pumunta kayo dito. Yun lang mga kabayan, hindi ko napapahabain pa yung video na to. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and like na rin din yung video na to kung nagustuhan at nakatulong sa'yo. So, yun lang mga kabayan. Maraming salamat sa panonood and God bless.